operator at kumita sa mga online bookings anytime, anywhere. Ay mapupunta siya sa... Sorry for short. Pag hindi niyo pa po ako nakakilala, nako, pag-message ka po sa akin. Eh syempre, nakaka-excite na naman tong araw na to, di ba? Marami na naman tayong maraming mga gustong yumaman. Eh sino bang hindi gusto yumaman, di ba? Ang hindi gusto yumaman, umuwi. Yun na nga. Ano ba ang matutunghayan natin ngayong araw at ang ipapaliwanag namin ngayong araw? Ang daming araw, no? Araw-araw kasi itong ginaganap. Kaya pasok lang po ng pasok. Ay! Eh syempre tungkol sa negosyo, no? Yung negosyo na pwede tayong kumita ng malaki, na pwede tayong kumita ng mas malaki, di ba? Sa effort nyo, depende pa rin yan sa effort nyo, di ba? Kung tatamad-tamad ka naman, wala talagang kikitain. Mas maganda yung may sipag, may tiyaga, may hilaga. Kaya maglaga tayo ng itlog kasi magkakaroon tayo ng hilaga. Ano yun? Hilaga, di ba? Kaya pag-aralan natin itong business na to, no? Bago tayo kumita, ika nga, learn first before we earn, di ba? Palakpakan po natin ang lahat ng mga umaattend pa at mga pumapasok. 96,000 attendees na tayo! Ayun! Meron din ako etiquettes before we start, no? First, please do mute your mics para naman hindi makabala sa nagsasalita at sa mga nakikinig dahil minsan, sometimes, when we touch, the honesty is too much. Minsan kasi masakit talaga sa tinga, yan. And second, syempre, mas maganda i-turn on your camera, di ba? Makikita nga kung sino yung mga magaganda dito, sino yung mga guwapo katulad ko, di ba? Mas po tayo na pa. Next time, may camera. Kamerada ko po. Hindi po magbukas sa camera. Third, guys, maghanap ng magandang question na yung hindi mag-ingat. Pwede tayong makaka-relax tayo, yung makakapinig tayo ng maigi, yung maitimig natin yung nagsasalita, di ba? Kasi bawat lingwahe na magbibigay ng salita, ang ating aralin, subalit that of what, yun ay karapat dapat. Tagalog yung push pare, no? Tagalog, no? Siyempre, bawal na bawal yung kumakalaso. Pag yung pusa mo kumahol, tumakbo ka na. Yan. Yung nga basta, guys, mga ka-JC, not your voice, di ba? Kaya bago ko ipakilala ang speaker natin, no? Yung mga early birds dito, katulad ko, di ba? Katulad ng ating grand mentor. Hello po sa ating grand mentor, sa ating grand upline, Ma'am Amy Pamarez. Kamusta po kayo dyan? Kay Sir Arman, Ardemer, kay Coach Adel, kay Coach Mori, kay Coach Rochella, kay Sir Charlie, John, Jonah, Christian, kamusta po kayo dyan? Kay Ma'am Cynthia and Adam. 111,000 na tayo dito. Ang sarap pakinggan pag ganitong napakadaming kumakatin. Ang sarap pakinggan sa harapan, no? Pag maraming ganitong kumakatin. Kaya palakpakan po natin yan. Ay kay Ma'am Angel Nicolas, kay Ma'am Renaline, kamusta po kayo dyan? Ay kay Mini Uton, kay kamusta po kay Ate Mini ng Singapore. Yeah. Yes po. And, nako, papakilala ko na po. Siyempre, excited na rin ako. Alam ko ang excited na din kayo. Yeah. Sino ba itong magsasalita, no? Ang magsasalita po sa atin today, marami na pong na-achieve dito sa JC. 16 years niya na rin pong ginagawa ang itong trabaho nito and syempre 6 years sa ating company. In-house niya, nakuha niya yung dream car niya, lahat ng mga incentive dito sa JC nakuha niya na. And he is the first founder ng Dream Team, di ba? Siya ang walang sawang umaalalay sa atin, walang sawang nagpapower sa atin, walang sawang
walang sawa talaga. At siyempre, nakasuporta sa atin palagi, no? Kaya, pakinggan at alamin ang magsasalita. Papatawagin ko na ang ating grand mentor, Butch Damasco! I like it, I love it, I want some more. Yes, palakpakan natin ang ating grand mentor, Butch Damasco. Andiyan na ba ang ating grand mentor? Ay, grand mentor, wow! Ang gwapo ni grand mentor niya. Grabe, di lang pala ngayon, araw-araw. Yes, once again, Grand Mentor Toots Damasco! Sa kayong lahat, magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, saan mang panig ng mundo kayo naroon, magandang araw po sa inyong lahat. And syempre, congratulations sa ating lahat dahil sa alam ko na busy po kayo. Alam ko na napaka-importante ng oras ninyo, pero pinagbigyan nyo kami, pinaunlakan nyo yung imbitasyon para maka-attend dito sa ating business presentation ng Tok Tok. Alam ko, excited na kayong malaman kung ano ba tong Tok Tok na ito. Tama, di ba? And ako rin, ganun, excited din po ako. Bakit? Kasi itong pag-uusapan po natin na hanap buhay na negosyo, actually bago lang po ito. Malamang sa malamang, baka nakulitan ka lang dyan sa taong nangingimbita sa'yo, sabi sa'yo. Umattend ka rito at baka nakulitan ka dyan sa Facebook, laging dumaraan sa wall mo, may talk-talk, tama di ha? Na-curious ka, nag-inquire ka, tinanong mo, inalam mo kung ano ba yung talk-talk na yan, and ngayon nandito tayo. And magandang araw, maraming salamat sa inyong lahat. Tama? So congratulations sa iyo, Barit, no? Sa lahat-lahat. And hindi ko na patatagalin kasi alam ko excited na po kayong lahat. Tama ba? Oh, excited na ba, Ma'am Christabel? Excited na, dear. Ayan, Mary Grace, no? Jay Hart, hi sa inyo riyan. Ay mag-asawa, magkasama sa bahay, o magkapatid, I don't know, ha? Jing, at saka si Dina, mag-asawa yan. Ayan, si Coach Nori, nandito rin si Rochelle Ramos, nandito rin si Dina, nandito rin. Magandang araw sa inyong lahat. O, maiksi lang po itong presentation natin ngayon gabi. Ipapakita ko sa inyo isang opportunity kung saan pwede nyo itong gawin, pwede nyo trabahuin, at pwede nyo pagkakitaan. Clear? Ang importante yung pwedeng pagkakitaan. Tama? So tuloy po tayo. Share lang ako ng screen. Check ko sana tama yung mapindot ko. Ayan. Ayan! Kita mo, Marut? Clear? Clear and clear na po, GM. Loud and clear. Alam ko, excited kayong lahat. Excited kayong lahat. Ayan. Super. Ang asawa ko, excited po kami. So tonight, guys, pakilala muna ako. I'm Toots Damasco. So ako po yung speaker niya sa gabing ito. Asawa ko naman si Amy, nurse by profession. Kami po yung makakatuwang nyo, makakatulong nyo dito sa Tok Tok na business na ito. So bago tayo magtuloy, okay lang, may papanood ako konting video bago natin simulan yung magandang presentation. At habang siguro, baka may mga kaibigan pa kayo na gustong imbitahin, paatinin dito sa ating presentation, pwede pang humabol habang di pa tayo nag-start. Pero dahil sa nandito na tayo, no, may papanood akong video, maiksing-maiksi lang, panoorin natin to. Here we go! First pandemic in our own way, but it's probably safe to say that KCTV5's Neil Jones looks at it a little differently than most. It's sad that the coronavirus pandemic has taken over almost every aspect of our lives. It seems like every day there's another bombshell announcement, like when they announced the Kansas schools were going online. Yeah, teaching kindergarten online is a great idea. So here are the top five things for the virus. Number five. Meghan Markle and the British royal family. Who cares about that today? 2 weeks ago, my biggest concern was my kids' classwork. But now I pray for their health, not their grades. Although A's and B's would be nice, life was so simple. But this virus has changed everything. Number four,
I'm just going out to eat. Look, I know this is superficial, but to me, food is a big part of our lifestyles. Whether it's barbecue joints, Mexican restaurants, or just plain hamburger spots, I love going out. That's why I was so sad to see area restaurants either close down or go to carryout only. Look, I understand the reason restaurants have been closed down, but it's still tough to take. Number three, I miss going into the office. And while it's a lot safer working at home, I miss the friendship and support from all my coworkers. Can you help me attach this to my email? You're an idiot. They've been so supportive of me over the years. The X stands for Chi, which is the first letter of Christ in Greek. Idiots. They see me as a highly respected, almost award-winning journalist. Neil probably hasn't showered in 2 years. Top five list material. It's been great working with star anchors like Ellen McNamara. Neil, get away from me. And getting a chance to work with superstar Carolyn Long. That's true. All of this right after I got one of the biggest compliments of my entire career. Hey, dummy. When my boss called me the most expendable person at KCTV5. I feel so special. But safety has to come first. Number two. I miss being able to go to bars. Now, I'm not a heavy drinker, but I'm willing to learn. As Brad Stevens has pointed out in his Friday Night Flight series, Kansas City's become a great bar town. Some of them specialize in serious drinks for serious drinkers. I didn't mean to use a shot of Brad when he said that. And the number one thing I miss about life before the coronavirus, the big events. For 40 years, I mean for 20 years, I've been able to cover major sporting events, the World Series, the Final Four, the Super Bowl, middle school. But now, for the first time ever, there's nothing to cover. Hey, getting to go to big-time events was the main reason I got into sports. Bad and bad grades. But it's not just sports. It's concerts, movie theaters, libraries, the performing arts centers. All of them have been closed down. It all adds up to the worst springtime of my life. It's even worse than my graduation day disaster. I did graduate. But look, if giving up our regular activities for a while will save lives, it is well worth it. I'm Neil Jones, and that's this week's Top 5. You know, Neil makes a lot of great points there, Gary. There's so many things that we miss. One of the simple things that I miss, Gary, is a simple handshake. You can't do that anymore. Yeah, but you're getting really good, though, at hitting elbows. Yeah, seriously. Or sometimes it's the air elbow if you don't quite make it. But guys, ayan, balik ako sa screen ko, ha? So, ayan, para magtuloy-tuloy tayo, simulan natin ng maganda. May pinanood akong video sa inyo. Alam ko, marami kayong nami-miss. Tama, no? Ngayong panahon ng pandemic, marami kayong nami-miss, no? Marami kayong mga bagay-bagay na hindi nyo na nagagawa. Tama, di ba? Nakakalungkot. Kasi itong COVID na na-experience po natin, talagang binago nito ang buhay natin. Buong mundo, hindi lang po rito sa Pilipinas. So, kinakailangan natin mag-adjust kasi wala na tayong magagawa doon. Tama ba? Pero alam nyo, merong isang nakakatakot na naging epekto ng COVID sa ating lahat. Tatuloy ko. Alam ko lahat kayo maraming na-miss. Tama ba ako, Ma'am Vilma? Parang marami kang na-miss sa pamilya mo. Tama? And tuloy tayo. Ayan. Ito yung pinaka-worst na epekto ng COVID. Sa totoo lang, guys, yung financial hardship. Would you agree? Na lahat tayo ngayon namomorblema financially. Karamihan, hindi man lahat, pero majority ng mga tao ngayon, buong mundo, ang problema, pera. Pera. Bakit? Kasi nga po, nung pumasok yung pandemic, anong nangyari? Anong nangyari? Nagsara mga negosyo. Tama ba? Nagsara mga negosyo. Ang epekto, nawalan tayo ng mga kabuhayan. Nawalan tayo ng negosyo. Nawalan tayo ng trabaho. Ang ending, nahihirapan tayo financially. Kaya alam ko, kayong lahat dito, kaya kayo nandito sa aking presentation ngayong gabi, kasi nagbabakasakali kayo. Nagbabakasakali kayo, baka itong tok-tok na ito, baka ito na yung sagot sa matagal nyo ng panalangin. Baka ito yung magiging sagot sa financial na problema ninyo. Kaya kayo nandito. Tama ba ako? And kung mag-alala, tulungan po namin kayo. Along my presentation,
Papakita ko sa inyo yung beauty ng business na ito. And nung panahon ng pandemic, ito yung karaniwang problema na karamihan sa mga negosyo nagsara. Kapareho ng salon, mga hotel, mga gym. Napakaraming apektadong negosyo. Halos lahat apektado. Actually, kami ng asawa ko, actually kami ang nag-ooperate ng mga negosyo ng biyanan ko. Kasi yung biyanan ko, nung wala pa pong pandemic, no, meron din siyang salon, meron siyang mga food carts na ino-operate. Eh yung biyanan ko, naka-reside sila sa Hong Kong. And kaming dalawang mag-asawa ang pinagkatiwalaan nila rito. So kami nagmamanage ng mga business. And ang nangyari, pagpasok ng pandemic, walang choice kundi isara. Alam nyo, nung isinara namin yung negosyo, nung pumasok po yung pandemic, kinabahan po ako personally. Talagang natakot talaga ako. Natakot ako. Bakit? Kasi pamilyado akong tao. May dalawa kaming anak. Tapos syempre, may mga bills tayo, may bahay kaming binabayaran. Kinabahan ako, sabi ko, paano na pag lockdown? Paano na pag tigil ang negosyo? Paano na pag hindi tayo makalabas ng bahay natin? Anong mangyayari sa atin? Alam ko, yan din yung worry nyo nung panahon ng lockdown. Would you agree? Alam mo, kabadong-kabado po ako. And bago tayo magtuloy, pakilala muna ako kasama ng asawa ko. Ayan po asawa ko si Amy, isang nurse. Yan naman po ako, isa akong computer engineer na ngayon po mga Tok-Tok operator na. Yes! Ngayon ay proud operator po kami ng Tok-Tok. Ayan naman po kami with our Humber Home at saka yung aming sasakyan. Yan, nakikita nyo ngayon. O ngayon, tuloy po tayo. Nakakatuwa, no, during the pandemic, maraming nagsarang negosyo. Yes, napakaraming business na nagsara, pero may mga nag-trend din. May mga negosyo na naging trending din at kumita talaga ng todo. Gusto nyo malaman kung aling mga negosyo yon? Ito po sila. Yung mga negosyo na may kinalaman sa pagkain. Karamihan ng mga negosyo na may kinalaman sa pagkain, during the pandemic, grabe sobrang lakas nila. As in lahat. Tapos ang nakakatawa, halos lahat ng mga taong nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, anong ginawa? Naging online seller ng mga pagkain, tama ba? Nandyan yung may nagbibenta ng pansit, may nag-aalok ng kung ano-ano, tama ba? Ganon din po kami. Kami po rito sa bahay ko, no, nung panahon ng pandemic, imagine mo, dati wala naman kaming freezer. Nung nagkaroon ng pandemic, kaming mag-asawa, bumili kami ng freezer. Tapos nag-alok-alok kami ng mga frozen products. Kapareho ng siomay, siopaw, mga ganyan. Nagbenta po kami niyan nung panahon ng pandemic. Bakit? Kasi yan ang trending na negosyo. Kasi total, nasa bahay ka rin lang. Eh, pwede ka namang mag-alok-alok. Pwede mong gawin. Wala namang mawawala. Tama ba? O pangalawang nag-trend na business, yung tinatawag na healthy products o yung mga produkto na may kinalaman sa health. Bakit siya naging mabenta during the pandemic hanggang ngayon? Kasi ngayon, mas na-appreciate na natin yung value ng health. Ngayon, di ba, dati wala ka namang pakialam sa health mo, eh, tama, di ba? Feeling mo, malakas ka parate. Pero nung nagkaroon ng COVID, natakot ka rin. Ngayon, grabe, ingat na ingat ka na sa pagkain mo. Ngayon, dapat tinitignan mo na yung mga food supplements na pwede mong i-take para makatulong. Palakasin yung katawan mo, tama ba? So, ibig sabihin, lahat ng mga products na may kinalaman sa health, nag-boom po yan nung panahon ng pandemic. Yan yung mga produkto na naging in nung panahon ng pandemic. Kaya po si Mercury, kaya nga si Pure Gold, talagang kumita talaga sila ng todo. And tayo naman, ito naman nakakatawa, tayo naman na mga consumer, tayo naman na mga tao, di ba nag-lockdown? Di ba nag-lockdown, nasa bahay lang tayo? Di ba tayo, as much as possible na tayo, gusto nating mag-grocery, tayo gusto nating pumunta, bumili tayo ng gamot sa Mercury, di ba hindi natin magawa? Di ba hirap na hirap tayong mag-travel, hirap na hirap tayong lumabas ng bahay, anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin para makarating yung mga food essentials sa bahay natin? Di ba karamihan sa inyo, anong ginawa nyo? Nagpapa-order na lang online. Di ba karamihan sa inyo, nagpapa-order na lang sa Lalamove. Karamihan sa inyo, nagpapa-order na lang sa GrabFood, etc. Tawa? Hindi nyo na kinakailangan lumabas ng bahay nyo, nasa bahay na lang kayo. Tama, di ba? At dyan ko napatunayan, guys, dyan ko napatunayan na isa sa pinakamalaking negosyo na hindi natin namalayan. Tandaan nyo to, isa sa napakalaking negosyo na hindi natin namalayan during the pandemic, yung tinatawag na delivery services.
Isa yan sa napakalaking negosyo na hindi natin napansin during the pandemic. Bakit? Try to imagine po, ngayong panahon po na to, pansinin nyo, dyan sa lugar po ninyo, halos lahat may Lalamove, may Grab, may Mr. Speedy, etc. Ibig sabihin, karamihan po sa mga household natin ngayon, sanay na po silang magpa-deliver ng mga gamit nila, mga necessities, mga kailangan nila sa bahay, na hindi na sila lumalabas sa kanilang tirahan. At ang maganda po nito, nakakatuwa, no? Yung delivery service na yan na pinakamalaking negosyo sa panahon ngayon. Alam mo, nakakatuwa, no? Ito, kapareho ng mga to. Pansinin niyo yung mga yan, no? Si Grab, si Gogo, si Food Panda, si Lalamove, si Ninja Van, si Shopee Express. Di ba? Yung mga yan, mga big time operator po yan ng delivery services. Ngayon po, kung mapapansin mo dyan sa lugar nyo, nako, sandamakmak ang mga operator, yung mga driver niyan. Tama ba ako? And isa yan, guys ha, isa yan sa napakagandang negosyo sa panahon ngayon. Yan. Yung delivery service na yan. And nakakatuwa po, no, ngayon, halos lahat ngayon, no, halos natin sa panahon ngayon, lahat pinapadeliver na. Lahat, pagkain, ipapadeliver mo na lang sa bahay mo, tama, di ba? Yung mga grocery, pinapadeliver na lang yan sa bahay mo, tama, di ba? Yung mga, di ba, yung mga McDonald's, yung mga Jollibee, pinapadeliver na lang yan sa bahay nyo, tama, di ba? Kasi hindi ka naman na makapunta sa restaurant, eh. Tama, di ba? Nag-iingat ka na rin, takot ka rin sa COVID, tama, di ba? Kaya ikaw, sa tingin ko, mas gusto mo yung mga Jollibee, McDonald's yan, ipadeliver na lang sa bahay mo, tama? Kaya isa sa mga pinaka-importante na negosyo sa panahon ngayon, yung tinatawag na delivery services. Yan yung mga riders na yan. And eto, sample, pati di ba, pag bumibili ka ng sapatos mo, hindi ka na pumupunta ng SM ngayon. Anong ginagawa mo? Umorder ka na lang online. Tapos i-deliver dyan sa bahay mo. Tama ba ako? And isa pa, no, pati mga electronics nyo, mga gadgets nyo. Di ba? Hindi nyo na yan binibili sa sa mga appliance center. Ang ginagawa nyo, pinapadeliver nyo na lang sa bahay ninyo. And ganyan din, mga documents at marami pa pong iba. So halos lahat ngayon, guys, halos lahat ngayon pinapadeliver na. Ngayon, sinong namamayagpag? Sinong kumikita? Sinong masaya? Siyempre, yung mga operator ng mga delivery services na yan. Ngayon, gusto kong ituro naman sa inyo ngayon kung paano ba talaga kumikita yung mga delivery service operator na yan. Tama? Parang si Grab, di ba? May nakita kang nagmomotor, nag-grab. O di ba, minsan natanong mo na ba sa kanya, magkano yung kinikita mo, kuya? Paano ka kumikita, kuya? Minsan tanongin niyo po sila. Sasabihin nila sa iyo, 80% yung sa amin, 20% sa operator. Ganon sila kung kumita. Pasample, pakita ko sa inyo. Halimbawa, si Grab, si Lalamove, at saka si Mr. Speedy na lang. Itong mga kumpanya na ito, mga operator po ito. Sila po yung mga traditional delivery service operator. Ang tanong, Toots, paano kumikita yung mga yan? Siyempre, si Grab, Lalamove, at saka si Mr. Speedy, may mga motor yan. Tama ba? May mga nakikita ka na mga riders yan. Sila po yung mga nagdi-deliver ng mga produkto natin mula sa bahay mo, papunta doon sa mga lugar na gusto mong pagpadalhan ng mga produkto mo. Ang tanong, paano ba yung kitaan dyan? O ganito po yung kitaan dyan. 80% sa rider, 20% sa operator. Ganun lang kasimple yung hatian. For example, yung rider, nagkaroon ng booking at sa booking niya, ang babayadan ng customer, 100 pesos. Sa 100 pesos na yan, na ibabayad ni customer, hahatiin po yan ng operator at saka ng Grab driver o kaya ng mga riders. So ibig sabihin, sa 100 pesos na booking, ang 80 pesos dyan, papasok doon sa rider. Yung 20 pesos naman, papasok doon sa operator. Kung alin man dyan yung operator. Pwedeng si Grab, pwedeng si Lalamove, pwedeng si Mr. Speedy. Sana nasusundan po ako. O for example, meron na namang isang motor. O yung isang motor, yung isang rider na yan, nagkaroon ng booking. Ang booking niya naman, umabot 200 pesos. Yung service charge sa booking niya, 200 pesos yung i-deliver niya. Sa 200 pesos na yan, again, 80%, papasok doon sa rider, 20% papasok doon sa operator. Sample, yung 160, yan po yung 80% ng 200 pesos. So yung 160, papasok yan sa rider. Yung 40 pesos naman, papasok yan doon sa operator. Ganun lang po kasimple yung hatian dyan. Yung kita
nakitaan dyan dito sa delivery service na ito. Eh, ang tanong, Toots, eh, paano pag meron pang isang rider? O, yung isang rider naman, ang booking niya, 250 pesos. Sa 250 pesos na booking na yan, yung 80%, 200 pesos. Yung 200 pesos, take home po yan ni rider. Tapos, yung 50 pesos naman, papasok yan doon sa operator. Ganyan po yung hatian parate ng rider at saka ng operator. Sana nasusundan po ninyo. Again, kapag ka merong rider kayong nakita, ang kitaan yan, 80%. Sa operator, 20%. Ganun lang po yan kasimple. Depende kung sa Grab ba yan, sa Lala mo po, kaya sa Mr. Speedy. Basta 20% po ang kitaan ng mga operators na yan. Ito ang pinaka-the best part niyan. Yung mga operator na yan, hindi yan naaarawan. Yung mga operator na yan, hindi sila nahihirapan. Yung mga operator na yan, hindi mo sila nakikita. Pero, every time na nagpapadeliver ka, may income yan sa'yo. Ganun lang kasimple. Ngayon, tanong, gusto mo bang maging operator kagaya ni Grab, kagaya ni Lala Move, kagaya ni Mr. Speedy, na kahit nasa bahay ka lang, pwede ka rin kumita kagaya nila? Gusto mong kumita? O, with that, tuloy tayo. Guys, bigyan ko kayo ng sample computation kung paano kumikita ang isang traditional na operator. Halimbawa, si Grab. Si Grab, sample na lang natin kasi si Grab yung sikat. O kaya si Lala Move. O ngayon, sample computation nila. Halimbawa na lang, ilan ba ang rider ng Lala Move o ng Grab? O sabihin natin, meron silang 100 riders. Sa tingin nyo, 100 lang ba ang rider ng mga operators na yan? Ng mga Grab na yan? Di ba hindi? Sa tingin ko, sa 1,000 meron eh. O more than pa sa 1,000. Pero ito yung sample computation natin para makita natin magkano ba talaga ang kinikita ng isang operator. O halimbawa, ang isang operator, merong 100 riders. Sa 100 rider niya na nagkakaroon ng delivery fee o yung tinatawag na booking fee na 150 pesos kada deliver, 150 ah, and for example, ang isang rider nagkakaroon ng average na 20 na delivery services na nangyayari sa kanya araw-araw. 20 ha, na delivery services sa araw-araw. Yung 20% niyan, yan yung income ng tinatawag na operator. So for example, 100 riders times 150 na delivery service charge times 20 na delivery na per day nila, i-times mo sa 20%, that 60,000 pesos. Yan yung profit income nila sa isang araw. Ibig sabihin, ganito lang kasimple. Ang isang operator, kapag merong 100 na rider, pwedeng kumita yan ng 60,000 pesos per day. Grabe no, 60,000 na income araw-araw. Antindi, di ba? Pag kinumpute mo yan, in 30 days, magkano kaya yan? In 30 days, ang kinikita ng isang operator, pwedeng pumalo ng 1.8 million buwan-buwan. Ganyan kalaki ang kinikita ng operator. Oh, nakita nyo na ngayon kung gaano kalaki. And syempre, guys, syempre, hindi niya naman lahat makukuha buo yan na 1.8 million. Alam mo kung bakit? Kasi sa 1.8 million na gross na income niya, marami pa siyang babayadan dyan. Nandyan yung system ng application apps niya. Meron yung server maintenance niya. Nandyan yung mga pasweldo niya sa mga tao niya. Siyempre, may mga empleyado ang Grab. Tama ba? May mga customer service yan. Tama? Sinong magpapasweldo? Siyempre, yung operator, si Grab. Diyan kukunin sa 1.8 million yung mga pasweldo. Siyempre, may opisina rin si Grab. Tama ba? O ngayon, sino magbabayad ng renta ng opisina ng Grab? Siyempre, dito rin kukunin yan sa 1.8 million. Ibig sabihin, meron din niyang mga operational expenses na binabawas dyan. O sabihin na lang natin sa 1.8 million, yung 800,000 pan-operational expenses niya, edi meron siyang 1 million na income sa 100 riders. Eh ang tanong, 100 lang ba ang rider ng Grab? Would you think ang Lala Move, 100 lang ang riders nila? Aba Diyos ko, hindi po. Siguro sa 1,000, sa 5,000, sa 10,000 meron. Ganyan karami.
Tama ba? Ibig sabihin, sobrang laking industry pala ng delivery services na negosyo. Sobrang laki po nito. Lalo na ngayon, na halos lahat ng bahay ngayon, halos lahat ng tao ngayon, ang ginagamit cellphone na lang. Halos lahat ng tao ngayon, nagpapadeliver na lang sa bahay nila. Bihirang-bihira na kayo makita isang pamilya nagsha-shopping sa SM. Bihirang-bihira na kayong makakita isang pamilya kumakain sa Jollibee, sa Dunkin Donuts o kung saan man yan. Na lang, umu-order na lang. Si Lalamog, si Grab, nagdo-door. Tama? Tapos nagbabayad na lang ng delivery service yan, yung mga pamilya na yan. Ibig sabihin, ang delivery service, malaking business po yan. Malaking negosyo yan. Ngayon, gusto nyo bang malaman kung paano mag-set up ng isang delivery service? Gusto nyo ba maging isang Grab? Gusto nyo ba maging isang Lalamove? Gusto nyo ba maging isang Mr. Speedy? O ngayon, kung gusto mong maging isang Grab, o ganito gagawin natin. Mag-ready ka ng 50 million mo. Bakit? Kailangan mo ng 50 million para makapagtayo ka ng makabili ka ng software mo na gagamitin mo sa system. Pagbili pa lang, paggawa pa lang, pagbuo pa lang ng software, gagastos ka na ng 50 million. So mag-ready ka niyan. Pag may 50 million ka, hindi pa riyan natatapos. Yung 50 million na yan, kulang pa. Bakit? Meron pa yung tinatawag na annual system maintenance. Which is magkano? 15 million naman. Ano naman to? Ito yung pag-aasikaso doon sa system mismo. Ito yung binabayadan nyo sa mga IT ninyo, sa server ninyo, etc. O kailangan mo pa ng 15 million taon-taon. O pag may ganyan kang kapital, edi pwede ka magtayo ng iyong delivery service kagaya ni Grab. And for your information, si Grab at saka si Lalamove at saka si Mr. Speedy, hindi po pagmamayari yan ng Pilipino. Hindi po pagmamayari ng Pilipinas yan. Pero ginagamit natin. For your information, ang Lalamove, ang Grab at ang Mr. Speedy po na ginagamit natin araw-araw, ang may-ari po niyan ibang lahi, mga taga-ibang bansa. Pero tinatangkilik natin yung negosyo nila. Every time na ginagamit natin yung negosyo nila, kumikita sila kahit wala sila rito sa Pilipinas. And guys, no? Hindi pa rin natatapos kasi syempre si Grab, si Lalamove, si Mr. Speedy, may mga opisina yan. Siyempre, yung mga opisina na yan, binabayadan yan yung renta. Yan yung sinasabi ko kanina. At may mga empleyado yan. May customer service yan. Tama ba? Kaya pinapasweldo ng kumpanyang Grab, ng kumpanyang Lalamove, at ng kumpanyang Mr. Speedy. Pero ito, tanong. Okay lang ba gumastos kung kikita ka naman 1 million buwan-buwan sa 100 na rider? Pwedeng pwede. Yes na yes. Tama ba ako? Panalong panalo. Kaya nga, ang ginagawa ni Grab, ang ginagawa ni Lalamove, nag-e-expand lang sila ng nag-e-expand. Pumupunta lang sila sa iba't ibang bansa. Palaki ng palaki lang yung coverage nila. Ibig sabihin, billion-billion ang kita ng mga kumpanyang yan. Tama ba ako? O ngayon, sino sa inyo gusto magiging delivery service company kapareho ni Grab? Kung gusto ninyo, mag-prepare kayo ng ganyang kapital. Ngayon, medyo nalungkot kayo. Bakit? Kasi nga, wala kang ganyang kalaking kapital. Huwag kang mag-alala. Huwag kang malulungkot. Bakit? May good news kami sa'yo. May tinatawag na tok-tok. Palakpakan niyo yan. Ha? May tinatawag tayong tok-tok. Yung tok-tok po, isang delivery operator po yan na ang nakakatuwa, Filipino-owned naman. Etong tok-tok na ito, isa po siyang delivery operator na service ang nagmamay-ari Pilipino. Hindi po siya ibang lahi, Pilipino ang may-ari. At ang nakakatuwa, yung negosyo nila na tok-tok, pwede mong i-franchise. Guys, ha, i-clear ko, yung negosyong tok-tok, pwede mong i-franchise. Si Grab, hindi mo pwedeng i-franchise. Si Lalamove, hindi mo pwedeng i-franchise.
Si Mr. Speedy, hindi mo pwedeng i-franchise. Yung negosyo nila sa kanila lang yun. This time, yung tok-tok na negosyo, delivery service, kapareho nila, pwede mong i-franchise. Okay ba tayo doon? And tuloy po tayo. Toots, ang tanong, paano ako makakapag-franchise? Excited na ako. Gusto kong maging franchisee ng tok-tok. Papaano? O, ganito na. Ito good news. Ito good news. Ito good news ko sa inyo. Hindi mo kinakailangan ng million-million na kapital. Hindi mo kinakailangan ng hundred-hundred million of capital. Hindi mo kinakailangan ng million na kapital. Ang kailangan mo lang, 288,888 pesos. Yan yung franchise fee nung tinatawag na tok-tok. Yan yung franchise fee na ipe-prepare mo para maging operator ka ng tok-tok, para maging franchisee ka ng tok-tok. Clear? O ngayon, ganito. Sino sa inyo mayroong 288,000 pesos? O, bakit nakasimangot po kayo, madam? Relax lang. Relax lang. Ha? Tandaan nyo lang po ito. Ang franchising po ng tok-tok, 288,000 pesos. Pero ang tanong, gusto nyo ba ng good news? O kapag ka gusto nyo ng good news, tuloy tayo, makinig ka lang. Bakit? Hindi pa tapos yung good news ko sa'yo. From million, million, million na kapital, ngayon 288,000 na lang. Ito good news ko sa inyo. Itong tok-tok na ito, pwede mo itong gawin kahit nasa bahay ka lang. Itong tok-tok business na ito, pwede mo itong gawin kahit nasa ibang bansa ka pa. Itong tok-tok na ito, pwede mo itong gawin kahit nasa Visayas, Mindanao ka pa. Itong tok-tok business na ito, pwede mo itong gawin kahit na may trabaho ka. Pwede mo itong gawing part-time, pwede mo itong isabay. Itong tok-tok na negosyo, pwede mo itong gawin kahit na sa ibang bansa ka pa. Kahit na sa Amerika ka, nasa Canada ka, nasa Dubai ka, pwede mo itong pasukin. Clear? Ang maganda, kahit nasa bahay lang kayo, nasa trabaho kayo, nasa ibang bansa kayo, pwede kayong kumita ng pera dito. Clear? And tuloy tayo. Pakilala ko sa inyo yung mga may-ari ng kumpanya. Ang presidente, palakpakan po natin, walang iba kundi si Mr. Jonathan So. Siya po yung presidente po natin. Pangalawa, yung ating vice presidente, ang ating vice president, ang pangalan niya naman, Carlito Makadangdang. Siya naman po yung ating vice president. Dalawa ang may-ari ng tok-tok. Si Mr. Jonathan So at saka si Boss Carlito Makadangdang. Clear? And itong dalawang may-ari ng kumpanya na ito, nakaka-proud kasi meron tayong sariling IT. Meron tayong sariling IT. Siyempre, system ang pagaganahin, online ang pagaganahin, dapat may sistema, may system ka, dapat may IT ka. O ngayon, ito good news. Itong Cloud Panda na ito, isa to sa pinakamalaking IT company dito sa Pilipinas ngayon. Nakatayo po itong opisinang to diyan sa may Taguig, diyan sa may BGC, sa The Port. Itong Cloud Panda na ito, sila ang isa sa pinakamalaking IT company sa Pilipinas ngayon. Sila ang system provider ni JC, ng Puregold, ng Ferrari, ng Rolls-Royce, ng JC University, ng JC Worldwide Franchise, ng Dotonbori, ng Katunying, ng Xiaomi King, Potato King, Mactan, Cebu International Airport. Try to imagine guys, pati Mactan, Cebu International Airport, yung IT pong Cloud Panda ang system provider. Ang Cloud Panda, ang system provider ng tok-tok. Ang maganda pag mamayari natin yan. So nakakatuwa lang, nakaka-proud, no? Itong tok-tok na ito, ito yung napapanahong negosyo. Ito yung napapanahong negosyo. Bakit? Sabi ko nga, ang delivery, isa sa pinakamalaking negosyo yan sa buong mundo ngayon. Hindi lang po rito sa Pilipinas, buong mundo. Clear po tayo doon? Yung tok-tok na yan. And siyempre, mga brand ambassador natin, ang sikat na si Alden Richard at saka si Maine Mendoza. Palakpakan po natin yung dalawang yan. Sila yung katulong natin para maipromote, maipakilala itong tok-tok na ito. Oy, huwag kayong mauumay ha. Baka pag dumadaan kayo ng EDSA, may makikita kayong malalaking billboards. No, sa atin po yung tok-tok. Baka mamaya dyan sa lugar nyo, yung mga malalaking LED dyan, na mga billboard, mga signage, makikita nyo tok-tok. Huwag kayong mauumay. Sa atin po yan. Clear? Yan po yung tok-tok. And guys, ito yung good news ko sa inyo. Ito yung good news. Para maging operator ka ng tok-tok, sabi ko kanina, 288,000 pesos. This time around. This time around. Dahil sa bago pa lang ang kumpanya. Pero guys ha, ang tok-tok, may tinatawag tayo na promotional product, na entry. Guys, may tinatawag tayo na promo package.
Guys, dahil sa bago pa lang, ipinapakilala pa lang ang kumpanya, swerte nyo. Yung 288,000 na franchise fee, ngayon, 58,888 pesos na lang. Oh, nakangiti ka na. Nakangiti ka na. Bakit? Imagine mo, from million of capital to 288,000 pesos ngayon, dahil sa bagong-bago tong negosyong to, 58,888 pesos na lang. Oh, ngayon, simulan mo na. Huwag kang babagal-bagal habang 58,888 pesos pa lang. Clear tayo doon? Oh, huwag ka muna magse-celebrate. Huwag ka muna magse-celebrate. May good news pa uli ako sa'yo. May good news pa uli ako sa'yo. Ngayon ang tanong, Toots, ano ang kasama ba ng 58,000 ko? Oh, yung 58,000 nyo, automatic, syempre, franchise operator na po kayo ng Tok-Tok. Ibig sabihin, operator ka na ng negosyo po natin na Tok-Tok. Para ka nang si Grab. Ulitin ko, kapag ka nagbayad ka ng 58,888 pesos, automatic para ka nang si Grab. Meron kang delivery link, may website ka, meron kang portal, meron ka nung parang Grab, alam mo yun, pag magpapa-ship sila ng mga products sila, pag magpapa-book sila ng mga products nila, meron kang ganun na system. May technical support ka rin, may customer assistance ka rin sa kumpanya, para kang may sariling call center na rin, na hindi mo napapasweldoan yung mga empleyado. O diba? Ang capital mo 58,000 lang. May sarili ka ng opisina, hindi ka na magbabayad ng renta, may mga empleyado na diyan, hindi mo na sila papasweldohan. Tama, diba? Nakakatuwa, 58,000 lang capital mo. O ang tanong, Toots, o teka muna. 58,000 pesos 'yan, kaso nga lang ito problema pandemic ngayon. O ito na ngayon. Naku, Diyos ko mga Pilipino. 58,888 pesos sa isang negosyo, napakaliit na niyan. Pero karamihan sa mga Pilipino, hindi natin may tatanggi. Meron at merong hihirit pa rin ng discount. Tama ba? O ngayon, ganito. Dahil sa pandemic, swerte niyong lahat. Dahil sa pandemic ngayon, tignan niyo ha, napakabait na mamayari ng kumpanya. Napakabait na mamayari ng kumpanya. Kaya kami, mag-asawa, sobrang excited namin dito. As in, sobrang excited po kami rito. Bakit? Kasi dahil dito sa pandemic, dahil sa may COVID, syempre yung mamayari ng kumpanya gusto ring makatulong sa inyo. Gusto rin nila kayong tulungan makapag-start agad ng business. Ito good news namin sa inyo. Ito good news namin. Makinig maigi, ito good news namin sa inyo. Ngayong panahon ng pandemic, alam namin, naintindihan namin na mahirap ang buhay ngayon. Alam ko, ang 58,888 pesos ngayon, medyo mabigat pa rin sa bulsa mo. Tama ba? Pero ito good news ko sa inyo. Yung 58,000 pesos ngayon, hindi na 50,000. Hindi na 40,000. Hindi po yan 30,000 na lang. Hindi po ganun. This time, dahil sa may pandemic at gusto namin kayong tulungan, dito sa negosyong Tok-Tok, pwede na kayong magsimula sa halagang 16,888 pesos na lang. Yan yung good news namin sa inyo. Promo. Hanggang kailan yung promo na yan? Hanggang kailan? Hanggang Lunes na lang. Hanggang Lunes lang yan. So guys, ha, ulitin ko sa lahat ng mga umaten, itong promo namin na 16,888 pesos para maging operator ka ng Tok-Tok, hanggang Lunes lang po ito. Kaya mas maganda bukas, mamaya, mag-qualify ka na kagad. After ng presentation ko, kausapin mo yung taong nag-invite sa'yo rito. After ng presentation ko, kausapin mo yung tao na nagsabi sa'yo na pumasok dito sa Zoom para makinig. Pag nagustuhan mo to, dahil promo, 16,888 pesos lang, kausapin mo na, mag-usap na kayo kung paano ka na mag-start. Clear tayo doon. O ngayon, tanong, Toots, 16,000 operator na ako ng Tok-Tok. O, paano ako kikita? Tignan nyo, paano kikita? Eh kung si Lalamove, eh kung si Grab, eh kung si Mr. Speedy, ang kinikita nila 20%, o tayo, hindi 20%, sobra ka naman. Hindi 20%. Kasi ang Tok-Tok na company, ang income niyan 20%. Tignan mo, ang Tok-Tok na kumpanya, ang income niyan 20%. Ngayon, kapag kayo naging online franchise delivery franchisee namin sa halagang 16,000 lang, hindi million-million na, 16,000 lang na kapital, meron kang percentage na kikitain. Alam mo kung magkano? Eto, bilang isang online franchisee,
tatlo yung pwede mong pagkakitaan dito. Tatlo yung pwede mong pagkakitaan dito. Number one, yung pagiging isang regular online franchisee ng kumpanya. Paano tong isang regular online franchisee ng kumpanya? Ang kita mo rito 3%. Ang kita mo rito 3%. Paano ka kikita ng 3% bilang isang online franchisee? Di ba nakaregister ka sa 16,888 pesos? Sa 16,888 pesos mo, entitled ka na nakumita ng 3% sa pagiging isang online franchisee sa pamamagitan ng pagpo-promote lang ng shop link mo. Pagpo-promote ng shop link mo. Ibig sabihin, halimbawa, may kapitbahay ka, kapitbahay mo, may papadeliver na product. O instead na magpa-deliver yan sa Lalamove, instead na magpa-deliver yan sa Grab, sabihin mo sa kanya, oy friend, huwag ka nang magpa-deliver sa Lalamove, sa akin na lang. Anong gagawin? Sabihin mo sa kanya, punta ka na lang sa website na ito, i-forward mo yung website mo sa kanya. Pag pumasok siya doon sa website, pwede na siyang magpa-book. At pag nagpa-book siya, automatic, kung magkano yung booking charge niya, 3% ka dun. Eh, ang tanong, ganito, Toots, paano pala pag ito buong barangay namin? Ito buong barangay namin, sinabihan ko sila na gamitin na lang yung website ko pag magpapadeliver. Lahat ba nang ipapadeliver nila, 3% ako? Ang sagot, yes. Clear tayo doon. Yun yung tinatawag na regular online franchisee. O ano naman tong nasa gitna? Ito yung tinatawag na tok-tok operator. O ito yung pinag-uusapan natin kanina na para kang si Grab, para kang si Lalamove. Magkano naman ang earnings mo? Magkano naman ang kita mo? 7% ka. 7% ka. Para kang si Lalamove. Anong gagawin mo para kumita? E di, gayahin mo si Lalamove. Gayahin mo si Grab. Anong ginagawa nila? Nagre-recruit sila ng mga riders nila. Si Grab, anong ginagawa? Nagre-recruit ng mga riders niya. Sila alam mo ba nung ginagawa? Nagre-recruit ng mga riders niya. Anong gagawin mo ngayon bilang isang operator ng TokTok? E di mag-recruit ka rin ng mga riders mo. E ang tanong, paano ka makakapag-recruit ng mga rider mo? O di, lahat ng mga nakamotor dyan sa paligid nyo, lahat ng nakamotor dyan sa barangay mo, tawagin mo sila, sabihin mo sa kanila, o total, wala kayong ginagawa. Okay lang ba na maging rider ko kayo at kumita kayo rito sa kumpanya ko? Oh, ikaw ang operator. Sa bawat biyahe nila, may 7% ka sa kanila. Anong ginagawa mo? Wala, nasa bahay ka lang. Oh, nasa bahay ka lang, may nagdi-deliver na mga produkto, 7% ka. Clear? Oh, ito pa. Itong number 3, ano naman 'to? Tok-tok rider. Paano naman ang kitaan diyan sa pagiging isang tok-tok rider? 80% ka. 80% ka. Oh, ang tanong, Toots, operator ako, pwede ba ako maging rider? Pwede. Di ba? Operator ka, tapos may motor ka, wala ka namang ginagawa. O pwede ka maging rider. Clear? Magkano kinikita ng rider again? 80%. Oo. Yan yung mga kitaan po natin. Clear? O ngayon, para mas ma-visualize nyo, din na natin ng konti. Yung 3%, paano kinikita yan? May shop link po kayo. Yung shop link nyo, ibibigay po yan upon registration po ninyo rito sa kumpanya. Halimbawa, nagbayad ka ngayon ng 16,888 pesos mo. After 3 days, magantay ka. May bibigay sa'yo na shop link ang kumpanya. Kapareho niyan. Yung naka-highlight na toktok.ph/delivery/00123456, yan po yung shop link mo. Magkakaiba lang ng ID number yan. Pero ganyan po yung shop link. Pagka, ulitin ko, kapag ka nagbayad ka ng 16,888 pesos mo ngayon, ire-register ka sa system ng TokTok. Ire-register ka. Pagka na-register ka sa system ng TokTok, magantay ka up to 3 days. After 3 days, may darating sa'yo, may message sa'yo, may email sa'yo na TokTok delivery shop link. Ayan yan. Anong gagawin mo pag meron ka na yan? O, yan yung ipo-forward mo sa mga friend mo, yung link na yan, yung shop link na yan, yung website na yan. Yan po yung ipopost mo sa Facebook mo, yan mo yung isi-send mo sa Messenger ng mga friend mo para every time na magpapa-deliver sila, yan na yung gagamitin nila. Sana nasusundan. Oh, ganyan din po yan. O, tuloy tayo. Sample computation kung paano kumita dyan. Sa pagpapabook, gamit 3% na kitaan. Halimbawa, may booking ka araw-araw, 200 yung nagpapa-deliver sa'yo. Average na booking, 150 pesos. In 30 days, times mo sa 3% na income mo as franchisee, ayan, pwede mong kitain buwan-buwan. 27,000 pesos. Ang maganda, nasa bahay ka lang.
Ang maganda, nasa bahay ka lang, nagsisend ka lang sa Facebook, sa Messenger, sa mga friend mo, sa mga kapitbahay mo. Every time na merong nagpapabook, pwede kang kumita up to 27,000 pesos kahit nasa bahay ka lang. Clear? O ngayon, ganito. Dudes, okay ako dyan. E paano naman kapag ka-operator? O kapag ka-operator naman, eto ha, pagka ikaw yung operator na ng kumpanya, ng Tok-Tok, di ba nagbayad ka na 16,888, operator ka na, o bibigyan ka ng company ng chance mo makapag-recruit ng mga riders na up to 100 riders. Oo, para kang si Grab. Para kang si Grab. Pwede kang mag-recruit ng mga riders up to 100 riders. Clear tayo doon? Clear? O ngayon, tuloy tayo. Paano naman kumita dyan sa mga riders na yan? O bilang isang operator, pwede kang kumita 7% sa kanila. Sample, wag na yung 100 na rider. Sabihin na lang natin, bilang isang operator, meron kang 20 na riders. Yung 20 riders mo, nakakapag-deliver sila ng average 10 na delivery araw-araw. 10 ha, araw-araw, bawat isa. Tapos sa bawat delivery nila, nag-charge sila, sabihin na lang natin, average 150 pesos. In every transaction, 150 pesos yung delivery charge. I-multiply mo yan, 20 na rider na bumabiyahe sa'yo, nakakasampu sila na delivery service, na kumikita sila ng 150 yung booking nila, times mo sa 7%, yan yung pwede mong kitain in 30 days. Ibig sabihin, ikaw na bilang isang operator ng kumpanya ng Tok-Tok, ibig sabihin dito, pwede kang kumita ng up to 63,000 buwan-buwan buwan-buwan nang nasa bahay ka lang sa 20 na riders. Sa 20 lang yan na riders, ha? E ang tanong, Toots, paano pag 100 yung riders ko? O di, times mo yan sa 5, yan yung pwede mong kitain. Paano pag 50 yung rider ko? E di, mas malaki, pwede mong kitain kasi mas marami kang rider na nagbebiyahe. Clear tayo doon? O yan yung benefit mo. O ngayon, tanong, Toots, paano yung mga rider kumita again? Ang mga riders, pwedeng kumita yan 80%. Ang tanong, paano ba maging rider? Yung pagiging rider, simple lang naman yan. Kailangan lang dyan, may license, kinakailangan, may ORCR, dapat may license siya na NBI. Tapos ang mga rider guys, ha, nag-a-apply yan sa mga operator. Hindi sa company, ha? Hindi sa Tok-Tok company mismo, hindi po. Ang mga rider, nag-a-apply po yan sa mga operator. Ang mga rider, hindi po yan nagbabayad ng 16,888 pesos. Ulitin ko, ang mga rider, hindi po yan nagbabayad ng 16,888 pesos. Anong ginagawa ng rider? Nag-a-apply yan sa operator. Sinong operator? Kayo. Sinong operator? Ikaw. Ikaw na nagbayad ng 16,888 pesos, ikaw yung operator. Sa'yo mag-a-apply yung mga rider na yan. Clear? Sample computation, kinikita ng rider, ayan lang, 80% siya. Ayan, pwede siyang kumita ng 36,000 niya buwan-buwan. O basta ito, simple lang to. In every service ng isang rider, 80% ang 80% yung kinikita niya. Ibig sabihin, pag nakakabiyahe siya, 10 biyahe, araw-araw, pwede siyang kumita 36,000 buwan-buwan. Ganyan po ang kita ng isang rider. Nasusundan? O ngayon, tuloy tayo. Dudes, okay na ako. Ang tanong, lalaki kaya yung Tok-Tok na yan? Kasi bago pa lang eh. Alam ko yung worry nyo. Sasabihin mo sa akin, Toots, marami na bang nagpapadeliver? Toots, marami na bang nagpapabooking? O sa ngayon, sasabihin ko sa'yo, 1 month pa lang ang kumpanya. 1 month pa lang. Nagpapakilala pa lang. Ulitin ko, ang kumpanya bagong-bago pa lang, 1 month pa lang. Nagpapakilala pa lang ito. Kailangan ka namin. Pero huwag kang mag-alala, marami na bang nagpapabooking? Yes, marami na. Marami na bang nagiging rider? Yes, dumadami na. Marami na bang nagiging operator? Yes, dumadami na ang nagiging operator. Bakit dumadami na ang nagiging operator? Kasi simple lang. Alam niyo kung bakit dumadami na ang operator? Kasi ganito yan. Di ba ang kumpanya bago nagpapakilala pa lang? Swerte nyo talaga, napakaswerte nyo. Bilang isang operator ng Tok-Tok, ikaw yan, operator ka na ng Tok-Tok, swerte mo. Bukod
sa pinagkakakitaan mong mga riders, mga bookings, meron ka pang isang bonus. Ang tawag namin dito, referral bonus. Paano yan? Pwede mong ipakilala tong tok-tok na ito sa mga kapitbahay mo. Pwede mo tong ipakilala tong tok-tok na ito sa mga friend mo. Anong gagawin mo? I-refer mo lang sila rito. Halimbawa, may kapatid ka. Yung kapatid mo, walang ginagawa. Yung kapatid mo, walang ginagawa. Anong gagawin mo? Tawagan mo yung kapatid mo. Oy, brother, tutal, wala kang ginagawa. Pwede kang maging operator ng tok-tok. May promo sila ngayon. Yung dating 288,000 pesos, 58,000 na lang. Pero ang good news, yung 58,000 pesos na yan, dahil sa may COVID, dahil sa pandemic, 16,000 pesos na lang. Oy, brother, dahil naka-promo 16,000, mag-member ka na, mag-register ka na, mag-apply ka na bilang isang operator. Walang requirements dito, brother, walang requirements. Kahit sino pwedeng maging operator. Kahit undergraduate, pwede. Kahit walang natapos, pwede. Mayaman, mahirap, pwede. Kahit nasa ibang probinsya, pwede. Kahit nasa ibang bansa, pwede. Ang tanong, pag yung kapatid mo, nagustuhan niya yung negosyo, pinatin mo rito sa Zoom ko, nagustuhan niya yung negosyo, sumali, bumili ng package, naging tok-tok operator, nagbayad ng 16,000, ito good news ko sa'yo, may bonus ka, 5,000 pesos sa kanya. Sinong magbabayad ng 5,000? Hindi yung kapatid mo. Ang magbibigay ng 5,000 sa'yo, kumpanya, yung tok-tok. Ganun po kaganda yan. O halimbawa, may pinsan ka. Yung pinsan mo nasa Cebu. O wala namang ginagawa, sabihin mo, oy, day, dahil wala kang ginagawa ngayon, o mag-register ka bilang operator, 16,000 lang. O pag sumali yung taga Cebu, eh the good news, meron kang 5,000 ulit. Eh ang tanong, Tuts, paano kaibigan ko nasa Dubai? O nasa Dubai kaibigan mo, walang ginagawa, sabihin mo, oy sister, pwede mong i-part-time to kahit nasa Dubai ka, mag-apply ka bilang tok-tok operator, 16,000 lang ngayon. O, pag nag-qualify yan, good news, may 5,000 ka ulit. O, ang gandang negosyo, magkano kapital mo, magkano puhunan mo, 16,000 lang. Nakapag-recruit ka ng tatlo, o magkano kinita mo, may 15,000 pesos ka, wala ka pang ginagawa. Wala ka pang nire-recruit na rider. O mag-refer ka lang kasi pinapakilala pa lang tong kumpanya. Mag-refer ka lang, may tigpa 5,000 ka kada isa. Ang tanong, Toots, paano pag ang nire-refer ko, 10? O, 10 nire-refer mo. E di good news, babayadan ka tigpa 5,000 kada isa. Magkano kinita mo? E di may 50,000 pesos ka na income. Magkano lang pinuhunan mo? 16,888 pesos. Eh, nakapag-refer ka ng mga pwedeng maging operator sa lugar nyo. O, di 50,000 pesos sa'yo. O, di ba? Kaya guys, tulungan nyo kami mag-promote. Kayo, kaya kayo nyo naimbitahan dito kasi for sure gusto nilang i-share sa inyo yung opportunity. Yung nag-refer sa'yo, napakaswerte mo dyan. Napakaswerte mo kasi hindi mo makikilala tong opportunity ng tok-tok kung hindi dahil sa kanya. Kaya yung taong nag-refer sa'yo, pasalamatan mo yan. Yung taong nag-refer sa'yo, bahulog ng langit sa'yo yan. Tandaan mo yan. And huwag kayong matatakot, baka iniisip nyo, baka mahirap i-promote, baka mahirap ipakilala tong tok-tok. Hindi po. Lalo ito, Filipino-owned. Tangkilikin natin, sariling Pilipino. Atin ito. Pride natin to. Tok-tok sa atin ito. I-promote natin to. Tangkilikin natin to. Ito, good news ko sa inyo. Huwag kayong matakot kasi hindi namin kayo pahihirapan sa marketing. Sa marketing, lahat kompleto tayo. May mga billboards na tayo ngayon. 1 month pa lang tayo, pero may billboard tayo dyan sa may C5. May mga billboard tayo dyan sa EDSA. May mga billboards na tayo riyan dito sa may Marcos Highway. Guys, for your information, taga rito lang po ako sa Marcos Highway. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi kong nakikita tong billboard na ito. Dyan sa may Ayala Pilis po yan. Ayang billboards din. Kaya hindi kayo mahihirapan. At napakarami na billboards para mapakilala tong tok-tok na ito. Kaya ngayon, di ba, karamihan sa mga naglalalamove, lumilipat na sa tok-tok. Karamihan sa mga nagga-grab, o baka nagga-grab, ganyan, o lipat ka na rito sa tok-tok. Baka may nanonood dito, nag-Mr. Speedy, o lumipat ka na, mag-tok-tok ka na, sa atin to, Pilipino to,
ang may-ari sa atin to, tangkilikin natin to. Clear? And ayan po, yan yung mga billboards natin along EDSA, kung saan-saan dito sa Metro Manila, para mapakilala natin tong business na ito. Kaya hindi ka mahihirapang mag-promote eh. Bawa kapit-bahay mo, di ba? Nagtanong, maganda ba yung negosyong tok-tok? O di, pakita mo yung mga billboards na yan. Tama, di ba? Ayan o, oh, sa EDSA, laki o. Oh. Di ba? O ganyan yung billboard na meron tayo. O kaya lahat ng mga rider, kilalang-kilala na ang tok-tok. O, di ba? O, ito pa. Ayan, o. Ayan, guys. So, yan yung mga materials na pwedeng makatulong sa inyo. And good news, no? Ang tok-tok, going all over Luzon na. Upcoming, pabang na buong Luzon. Makakapag-operate na tayo ng tok-tok natin. So, actually, I'm done. Tapos na po ako. Balik ako sa screen ko. Congratulations sa inyong lahat. I hope may na-impart po ako sa inyo. Sana may naintindihan po kayo. Sana clear sa inyong lahat. And with that, maraming maraming salamat sa lahat ng mga attendees natin. Meron tayong 236 attendees ngayon. Congratulations. Sana clear sa inyo yung tok-tok business. Maraming maraming salamat. It's me, Mr. Toots Damasco. Sa lahat ng mga ready na, sa lahat ng mga interesado na maging operator, tawagan nyo na kagad yung mga nag-invite sa inyo, sa mga nag-share sa inyo ng negosyong ito at simulan na natin para matulungan namin kayo. Clear? O, bago tayo magtapos, Barit, isang magandang picture lang sa inyong lahat. Ipapakita ko kay Boss Joe. Eh sabi niya sa akin kanina, kausap ko, kumusta ang Zoom presentation niyo? Sabi ko sa kanila, may mga sawa ng Diyos, may mga umaattend naman. Ipapakita ko lang doon sa mga may-ari ng kumpanya kung sino-sino yung mga attendees natin ngayong araw. So guys, mas maganda, ipo-forward ko to doon sa management. Ipakita niyo mga screen niyo, huwag kayong mahiya. Okay lang yan kung anong background niyo para lang mapakita ko sa management. Isang picture lang tayo. 1, 2, 3, isang monitor ko, go. Isang monitor, go. Pakita tayo, isang monitor. Mas maganda lahat, nakikita. Ayan, Ma'am Ruby Ramirez, nakikita kita. Ayan, sino pa ba, Monica, nakikita kita. Ayan, isang picture lang, ayan, buo, nakita ko. Ayan, may mga lumalabas pa, go. Ayan, Jen Rabino, nakita ko. Ayan, isang picture lang ulit, second screen ko. Ayan, pangatlong screen, meron pa. Ayan, patingin ako ng mga screen nyo, pipicturean natin. Dito nakita ko si Jen Asutige, dito nakita ko yung pamangkin ko si Chris, dyan sa Hong Kong. Ayan, Rain Santos, nakikita ko po kayo. Sorry ah, walang mag-share screen please. Yung ano lang, sorry ah. Apa, ayan, sorry, nagkamali ng pindot. Ayan, okay lang, ayan, nakikita ko po kayo. Ay, sorry, walang mag-screen, share screen please. Pwede patay ng share screen. Kanino po ito? Ayan. Oops. May nag-share screen na naman. Sorry. Pakipatay po yung screen nyo. Yung picture nyo lang gusto kong makita kasi ipapadala ko sa management. Pero hindi po ibig sabihin mag-share kayo ng screen. Kausap ko yung VP at saka yung presidente ng kumpanya kanina, kaya gusto ko lang ng magandang record. So isang picture lang ako, nakikita ko kayo, Izel, nakikita ko si Laila, nakikita ko si William Ortega, nakikita ko si Ma'am Carol. Ayan, isang picture lang sa pangatlong screen. Ayan, so go. Ay, sorry, bumalik pala sa una. Sorry, pangatlo, nakita ko si Sheng Sheng, si Lani, si Jen. Si sino ba? Go lang, isang ano lang para makita ko buo. Ha, Jen Asutigen, nakikita ko na yung picture mo. Ayan, Pen, nakikita ko, go. Natasha sa Singapore, kumusta kayo riyan? And go, isang picture lang tayo rito sa pangatlong screen natin. Ayan, pang-apat na screen, ayan, isang picture lang tayo. And last. So guys, maraming maraming salamat sa inyo. I hope clear, klaro sa inyong lahat. With that, maraming maraming salamat sa inyong lahat. I hope naintindihan yung business. And it's me, Mr. Toots Damasco. Barit, go.
Brian Mentor Toads Damasco, di ba? Hi, Ate Mitch. Good morning po, ay Ma'am Reynaline. Hi sa inyo. Hi, Apple. Buti naka-attend kayo, no? Ate Mitch, andyan ka? Hi, Ma'am Reynaline. Kumusta? Barit, kumusta? Okay ba tayo nagre-replay pagka ganito? Para at least, di ba, yung mga guests nyo, yung mga prospect nyo ng morning shift, no? Pwede natin silang invite. Teka lang, ha? Yellow ko kayong mag-unmute. Pentuan tayo habang wala pa yung bisita ko. Kumusta po? Taga saan si Ma'am Reynaline? Taga saan po kayo? Urani po. Saan po? Sa Urani po. Saan yun? Sa Bataan po, sir. Ah, sa Bataan. Oo nga, Bataan. Kumusta po kayo rin? Tok-tok operator na rin po kayo? Opo. Very good. May mga training sa follow-up training sa tenda-tenda lang, especially mga technical training. Yes, sir. Attend po. Magsimula na kayo mag-recruit ng mga rider. Pa-prepare na kayo. Kasi ang talk-talk, ano, preparing na yan na buong Luzon magkapag-operate na tayo. Sir, may tanong ako. Sige po. Pwede po. Kasi po may nag-apply sa akin. Bali po, yung sa Cavite po yata yung operator niya, yung Berlin. May operator na siya. Bakit ganun? At tapos, sabi po kasi sa kanya nung Berlin, is kung taga Bataan daw po siya, mag-apply na lang daw po siya sa ibang operator. Eh nakita niya po yung post ko kagabi, sa akin po siya lumilipat. Pag hindi pa siya nakapag-apply, wala pa naman sa application doon sa ano sa system, wala naman pong problema doon. Pero syempre, ang protocol po natin kung kanino po nag-a-apply, doon po talaga siya. Nasa sa inyo naman yung pag-apply. Eh kaso sir, ano, nag-try po siya saan kagabi, hindi na po siya in-accept ng system. Kaya sabi ko, pwede ka naman po kakong mag-riders kahit nasan po yung operator niya, di ba po? Yes po, yes po. Tama po yun. Baka hindi naintindihan ng taga Cavite. So, ganun ayun po yung explanation po sa kanya kagabi. Yes po. Kahit na nandyan ka sa Bataan. Yun lang sir, salamat po. Yeah, kahit nandyan ka sa Bataan, mag-recruit ka ng mga rider dito sa Metro Manila, walang problema yon. Kasi system lang naman yan eh. Diba? Tapos magta-top upload ka lang, maglo-load ka lang sa kanila para, di ba, makabiyahe sila at kumita ka. Ganun lang po yan. Salamat po, sir. Barit, nakuha mo na yung, ano, yung slide. Na-convert nyo na? Yes, GM, na-convert ko na po. Tapos si Coach Dan, sabi niya, i-email niya daw po yung in-email nyo sa iba, sa ating mga speakers. Oo, yung mismo, yung laman ng presentation ko kanina, yun yung na-receive ni Dan. Kasi naka-MacBook kasi kami. Keynote kasi yung file. Kaya kinakailangan i-convert sa PowerPoint pag nare-receive ninyo. E sabi ko kay Dan, bago i-forward sa grupo, i-convert na lang sa PowerPoint para kahit anong laptop, pwede nyong i-open. Abang-abang lang. I-convert ko po, GM Dots, yung binigay nyo. Naipasa ko na rin po sa ano sa mga leaders natin na speakers. Ayan, very good. Yan na yung full presentation kanina. Apo GM. Okay, very good. Ate Mitch, kumusta ka? Ate Mitch, kumusta ka? Okay naman, Coach. GM, galing ako sa office kahapon. Hapon na ako nakarating. Kaya pagod. Nag-iisip pa ako guys, lahat naman yata rito member, nag-iisip pa ako para mas maging productive tayo at tuloy-tuloy yung business nyo. Nag-iisip pa ako ng gagawin eh. Iniisip ko na kung magkakaroon tayo ng talk-talk presentation ng gabi, baka sana sa daytime magkaroon din tayo ng schedule ng full presentation ng buong negosyo natin. Para naman yon sa mga members na 'di ba na nag-iisip bakit mayroong siomay, bakit may copper mask, bakit may ano para at least ma-visualize nila. So
nag-iisip ako ng oras kung paano ko isisingit naman yung full presentation para hindi pa rin mawala, na matutunan pa rin ng mga tao yung buong kabuuan ng business natin. Guys, i-clear ko lang ha. Kaya natin babakbakin ng tok-tok ngayon na presentation itong mga araw na ito hanggang sa mga susunod na mga araw, kasi yan po talaga ang karamihan sa mga nag-e-enquire ngayon online. So kayo, for sure, pag nag-a-alok kayo, ang ina-alok nyo yung tok-tok business. That's why, kinoconcentrate ko, kinausap ko yung mga speakers natin na ang i-present nila yung tok-tok mismo para hindi magulo. Diba? Pag yung bisita mo, umaten. Pag yung prospect mo, umaten. Tok-tok presentation yung maririnig niya. Tapos kapag ka naka-member na sila, ayan, sabihan mo yung mga napa-join mo na umattend ng isang session, ng isang presentation natin, which is yun yung full presentation, yun yung regular presentation. Nandun yung history ng JC, ano ba ang mga negosyo ng JC, di ba? May mga JC products tayo, may mga copper mask tayo, may mga food supplements tayo, meron tayong mga Shomai products, Shopaw products, and marami pa yung earnings na pwede nilang gawin para mas ma-maximize nila yung pagiging operator ng TokTok para maisabay nila lahat ng negosyo na meron tayo. Pero in the meantime, para mapapasok natin lahat ng mga prospects nyo, lahat ng mga inquiries nyo, kung ano yung interest nila dahil sa hindi naman nila alam tong business na ito, kung ano yung interest nila, yun yung ipipid natin sa simula. So kaya ang ipipid natin sa lahat ng prospect, yung tungkol sa TokTok muna. And kapag ka nakapasok na, i-guide natin sila step by step, kaya huwag kayong matatakot na, kasi i-guide namin kayo step by step. Okay tayo doon. Ma'am Reynaline, sana naintindihan ako ha. Baka kasi sabi niyo, ang worry niyo, baka hindi na magbenta ng mga barley yung downline ko. Baka hindi na magbenta ng copper mask yung downline ko. Ha? Ganyan ba? Baka hindi na mag-recruit yung mga downline ko. Hindi. Tuloy-tuloy ang network niyan. Kami bahala sa inyo. Basta ang goal, ang trabaho ninyo, araw-araw, mag-invite lang kayo ng mag-invite. Ang trabaho naman namin na mga mentors niyo, mga uplines niyo, mga speaker niyo, ang trabaho naman namin, huhulmahin natin sila papunta doon sa negosyo natin. So, ang trabaho niyo lang talaga, mga bago, mag-invite lang kayo ng mag-invite. Hayaan niyo yung presentation sa amin na mga nagtotalk dito sa team. Mamaya ang speaker natin mamayang gabi, si JM, I don't know kung pwede na siya mamaya, pero sa tingin ko kaya naman niya mamaya. So attend kayo, invite. Pareho lang, sipagan natin mangimbita. Tapos konting advice. Negosyo to, kinakailangan niyong mag-invest. So mag-invest pa rin kayo sa boosting. Huwag kayong mawawala doon. Huwag kayong manghinayang sa boosting. Gawa kayo ng page. Kung tok-tok man yan, galingan nyo na lang ng title. Tapos yung mga ipopost nyo naman, kukopyahin nyo lang yung mga nakapost na sa social media. Papalitan nyo lang ng details ninyo. Tapos yung boosting, magsimula lang kayo. Tigpa 500 weekly. Okay na yon. Tapos kung gusto mong seryosohin to, gawa ka ng maraming page mo. Ganun lang naman yan. Gawa ka ng mga limang Facebook account mo, tapos lagyan mo ng tigda dalawang page bawat isa, tapos try mo mag-boost. Tignan mo kung alin yung productive, doon ka babakbak ng boosting mo. Kung gusto mo 1,000 isang linggo, doon ka magdaragdag kung alin yung malakas. Pero for sure lahat naman ng pages nakakakuha yan. Kaya yung top 1, top 2 natin, for your information, ang sistema nila, gawa lang sila ng gawa ng page. Para sa kaalaman nyo, si Previn Go, yung top 1 natin, meron siyang 63 na pages na binuboost. Ang budget niya araw-araw, 1,000. So, ibig sabihin, araw-araw, gumagastos siya ng 63,000 pesos. Ganun po sila magtrabaho. So, syempre, hindi ko naman kayo re-recommenda ng ganun. Syempre, na mga starter pa lang po kayo sa business, no? Ang kailangan nyo lang makapagsimula. Yung 500 pesos na budget weekly, para sa isang page, pwede na yon. Kung may dalawa kang page, pang may tatlo kang page, pwede na yon, panimula. Tapos, wala na masyado mag-explain sa mga inquiry. Huwag nyo na pahirapan sarili ninyo. Pag may nag-inquire sa inquiry, isend nyo lang kaagad yung details paano makapag-download ng Zoom,
paano mag-create ng Zoom account, tapos isend nyo sa kanila yung link. Yun lang. Para papunta lang ng papunta sa Zoom presentation. Wag na kayo magsasagot sa mga tanong nila, mga inquiry. Wala kayong matatapos. Ang gawin nyo lang, i-forward sa kanila yung invitation link sa Zoom. Sabihin nyo sa kanila umattend ng Zoom presentation. I-schedule nyo sila ng alas 8 ng gabi at saka alas 10 ng umaga. Mamili na lang sila ang dalawa doon. Kung alas 10, alas 8 ng gabi, yan yung live. Yung alas 10 ng umaga naman, pipilitin ko. Araw-araw, kada alas 10 ng umaga, replay tayo. Kaya pwede rin silang pumasok kagaya nito. O, Ma'am Renaline, clear sa'yo yan ha, para matulungan namin kayo. O, tignan mo, tayo, nagsisipag tayo. Di ba? Sir, may page na ako. May page ka na. Opo. Tapos, ano, kahit ano ka lang, 500 weekly yung boosting mo. Okay. Yes, sir. Meron na po. Bali, 1,000 na yung budget mo. Na ano ko po sa FB. Opo. 1,000 na budget mo. Okay, okay yun. Okay, yun. Ano na lang, yung pagdat, kasi for sure maraming inquiry yan eh. Ang dami nga, sir. maraming inquiry para may matapos kayo kasi pag ano, mahirap talaga sumagot. At mahirap din yung robot. Yung auto, ano ba? Ang pinaka the best thing to do, papasukin sa Zoom, hayaan mo yung may speaker magpaliwanag. After nun, follow up lang kayo ng follow up. Ganun lang yan. Numbers game kasi to, the more inquiry. Tapos syempre, may chance ka makapagpapasok sa Zoom. Ang pinaka goal nyo, papasukin sa Zoom. Pag nakapasok na yan sa Zoom, madali na nating pagtulong-tulungan. Ganun lang po yun. Kaya sila Previn, yung top 1 natin, anong ginagawa? Gumagastos lang sila parate sa mga pages, sa mga boosting nila. Tapos lahat ng inquiry, sinesendan lang nila ng link papunta sa Zoom. Kaya tignan mo pag sila nag-present doon sa mga ano nila, kasi pumapasok ako doon sa mga ano nila pag na-invite ako. Minsan 500 yung attendees nila. Imagine mo 500 attendees. Galing lang lahat yon sa boosting. So, ganun din gagawin natin. So, dapat lahat ng downlines natin, ma-encourage natin sila na makapag-create ng sarili nilang page, makapag-start sila ng boosting nila. Diba? 500 pesos, pwede na yon starting. Diba? Pagka wala silang credit card, pwede naman silang mag-apply sa BDO. Meron yung cash card yata yon. Tapos, sabihin lang sa bangko ng BDO na gagamitin sa online transactions para ma-open yung system na yan. Yun lang yung isabihin nyo sa mga downlines ninyo para maging productive kayo. Tandaan nyo ang negosyo natin, networking, kinakailangan magparami kayo ng downlines nyo. Kailangan nyo magparami kayo ng mga leaders ninyo para yumaman kayo. Di ba? Sino palang upline mo, Ma'am Renaline? Ako po, GM. Si Barit. Opo. Oh, ganun lang yan, ganun lang. Barit, galingan nyo mag-boosting, galingan nyo. Kasi yes po, GM. Gawa ka ng mga pages mo, magdagdag ka kahit 500 pesos lang budget mo. Lingkulito. Ang bait nga yan, sir. Si coach. Mabait yan. Tsaka masipag yan. Swerte mo dyan, napakasipag niyan eh. Nag-back out na nga ako, sir. Kaya lang talagang kinumbins niya ako. Dik-dik. Alam mo, minsan talaga may mga bagay-bagay na dumarating sa buhay natin na hindi natin nakalain. Di ba? Minsan may mga bagay-bagay na dumarating sa buhay natin na hindi mo. Minsan napapansin, bigla na lang dumarating. Di ba? And yung mga bagay-bagay na unexpected, yan yung mga bagay-bagay na nagbibigay talaga ng blessing sa atin. Kasi ang blessing, hindi mo naman makikita yan, matig eh. Di ba? Minsan dumarating yan sa oras, panahon, tao na hindi mo inaasahan. Sa lugar na hindi mo inaasahan. Parang ngayon, di ba? Wala akong kaplano-plano makipagkwentuhan sa inyo, pero napaganda yung kape ko, kaya nakapagkwentuhan tayo. Di ba? Napasarap yung timpla ng kape ko rito. Eh, di, kwentuhan tayo. Ganun lang. Andi mukhang kita... kaping supremo yan, GM, ha? Ano ako, Ashitaba kanina, Ashitaba kape ko. Di ba? Dan, nandyan ka? Ito si Coach Dan, busy sa trabaho pero nasisingit niya itong ano na itong ano natin negosyo. Alam mo si Dan? Oh, nandito ako, Coach. Oh, Dan, magkano budget mo nga ulit sa Facebook ads mo? Eh ngayon po gagawin ko ng 1,000 per ano per week. pero yung regular mo ilan?
500. Last week po, 500. May ilan dalawa po ako, dalawang pay-in. Ah, dalawang 500 pay-in. 500 ko na budget. So, kitang, ang laki nung kinita ko po sa ano, kapalit ng 500. Oh, di ba? Kumita siya 10,000 sa 500 na budget. Isang wala pa yung wala pa yung pairing doon, G. O, wala pang pairing, di ba? Wala pa yung pares. Di ba? How much more, di ba? Pagka, imagine mo, Dan, pag meron kang ganyang pages na nagbibigay sa'yo ng ganyan, di ba? Halimbawa, meron kang 10 page na nagbibigay sa'yo ng 2 pay-in linggo-linggo na ginagastusan mo ng 5,000. Ang laki ng pera mo linggo-linggo. Totoo. Di ba? So, sipag-sipag lang. Ako ngayon, pinaayos ko lahat kasi medyo nagka-problema ako sa credit card ko nga. 2 buwan na, hindi pa rin ako masagot ng SOS eh. Na ano ako ng ano, 200,000. Eh, sa inis ko na lang, binayadan ko na lang kahapon. Matapos lang, maiayos lang yung card ko. Tapos, nag-request na lang ako ng palit ako ng card. Kasi para baka may mga gumamit o hindi ko sure eh, kung paano nangyari na ano ako ng 200,000. Grabe. Kaya ngayon, simula lang uli ako ngayon. Di ba? So, ayun lang. Dan, congrats sa'yo ah. Opo. Sana dumami pa leaders nyo ni Barry, ni Ate Mitch. Thank you, GM. So, sipag lang. Sipag lang talaga. Naku, hindi na ako nagkakatulog eh. Sabi ko, dapat 2019 talaga full blast tayo. At 2021 full blast tayo. Di ba? Nagpaplano kasi ako ng ano, bumili pa ng ano. Basta marami pa akong plano sa buhay ko eh. Makabili tayo ng ano, mga property ba? Kahapon kausap ko manager ng bangko eh. Pinadalhan ako ng mga ano, mga foreclosed na mga property, mga kung ano, mura lang pala mga kotse, parang gusto kong bumili ulit. Oh, bukod ng mga lupa GM, no? Ang dami, mga foreclosed. Oh, dami pinorward. Maraming sa... mura pag sa bangko GM, talaga. Dami. Kaya napapaisip ako. Kaya sabi ko, sipag muna. Ano? Sipag muna. Sige, Dan. Para maging productive tayo. Trabaho ulit. Kita-kita tayo. Ingat. Sige, GM. Salamat po. Ingat. Ingat dyan, Ma'am Reynaline, Michelle, Ate Mitch, Gloria, Apple, Chris, Jing, at saka si Dina. Ayan. Ingat. Salamat, GM.